Sana mga idol, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-likes at i-share ang ating video. Tulungan niyo akong makaabot ng 50,000 subscriber pagkatapos ng taong ito. Maraming maraming salamat po sa inyo. Simulan na po natin ang ating kwento. Sabi ng kulmi ng sabungan kay Buyong. Buyong, mukhang hindi na humihinga ang iyong manok. Napatulo na lamang ang mga luha nitong si Buyong at niyakap ang manok na si Puti. Puti, hindi ka pwedeng mamatay. Ang wika nitong si Buyong na tumatakbo palabas ng sabungan habang bitbit at yakap ang manok na si Puti. Nang akmang susundan sana itong si Buyong nitong si Rubin, wika ni Marcial na may mga namumuong luha na rin sa kanyang mga mata. Pabayaan mo muna si Buyong, Rubin. Pabayaan mo muna ang aking pamangkin. Hayaan natin na maibuhos niya ang sakit ng kanyang naramdaman. Samantalang ang mga maiingay na mga sabungiro at nagpalakpakan kanina, napatigil ang mga ito at natahimik nang makita nila ang tumatakbong palabas na si Buyong habang umiiyak. Ang ilan pa nga sa mga ito ay napaluha na din. Ngayon nila napagtanto na hindi lamang basta't mga manok ang kanilang mga alagang pangsabong. Pamilya na nila ang mga ito at walang sinuman ang magiging masaya kapag nakitang nasasaktan ang isang man sa kanilang pamilya. Tuloy-tuloy ang pagtakbo nitong si Buyong hanggang sa sapitin ang kanilang bahay. Agad na pumasok sa loob ng kwarto itong si Buyong at patuloy ito sa pag-iyak. Hindi nito matanggap ang nangyaring kamatayan ng kanyang kaibigang manok. Ngunit sa kabilang banda naman, isang engkanto itong si Puti. Baka ang pagiging manok lamang nito ang namamaalam. Ngunit buhay pa ang kanyang kaibigan. Ang mga iniisip nitong si Buyong. Tinawag itong si Buyong ng kanyang lulu Basyo dahil nagtataka ang matanda kung bakit dumiritso sa loob ng kwarto at kung bakit napaaga ang pag-uwi ng kanyang apo galing doon sa sabungan. Nakahiga lamang itong si Buyong doon sa kanyang higaan. Patuloy na umiiyak habang yakap ang manok na si Puti. Dahil sa naramdamang sakit at halo-halong emosyon, nakatulog itong si Buyong. Ilang sandali pa, biglang pinagpawisan na naman itong si Buyong ng malagkit. Pabaling-baling ang ulo nito na parang nagdidiliryo. Sa kanyang panaginip, nagpapakita na ang kanyang ama at kasama ang kanyang kaibigang engkanto. Ngunit sa pagkakataon na iyon, ang katawang engkanto na ito at hindi sa katawan bilang manok. Sa tingin nitong si Buyong, nagpapaalam na ang mga ito sa kanya. Sigaw ng sigaw itong si Buyong, nagmamakaawa na ito sa kanyang ama at sa kanyang manok na huwag siyang iwan. Ilang sandali pa, biglang lumapit sa kanya ang kanyang manok at wika nito. Huwag kang mag-alala, Buyong. Hindi pa ako mawawala. Mayroon pa akong misyon sa mundo ninyo at kailangan ko pang dalhin sa aming mundo ang aking kapatid. Napayakap itong si Buyong sa kanyang manok at muling napaluha. Sa kanyang likod, nagsalita ang kanyang ama na si Pedro. Wika din ito sa kanya. Buyong, magpakatatag ka. Kailangan mong lumaban. Hindi biro ang lakas ng kalaban ninyo ngayon at pati na ang nag-aalaga nito. Tandaan mo ito, Buyong. Mayroong isang nilalang ang magbabalik at hangad nito ang kamatayan ninyo nilulubas mo. Kailangan mong magiging alisto sa lahat ng oras. Bukas na bukas din, pumunta ka sa lugar ng kabugnayan. Hanapin mo doon ang pangalan na Dodo. Kausapin mo at sabihin na anak kita. Kahit na ano ang hihilingin mo, tutulungan ka ng taong iyon.
kailangan mong may makakasama na may mga kaalaman din sa mga orasyon. At para na rin kung wala ka, mayroong magbabantay kay Tatay Basyo. Pagkatapos nagising na itong si Buyong, hindi pa nga ito makapaniwala dahil nakatayo na sa kanyang harapan ang manok na si Puti. Napabalikpas ng bangon itong si Buyong at binitbit agad ang kanyang kaibigang manok. Wika nitong si Buyong, "Puti, buhay ka! Hindi ka napatay ng kapatid mo." Sagot naman itong si Puti, "Buyong, mayroon akong tatlong buhay bilang manok dito sa mundo ng mga tao. Ngayon nabawasan na ito ng isa. At tulad ko, ganon din ang aking kapatid na si Arcadio. Kailangan mong kumilos, Buyong. Hindi lamang tayong dalawa ang namimiligro ngayon, pati na rin ang iyong lolo Basyo." Kaya mabilis nang lumabas ng kwarto itong si Buyong. Alas 6 na ng gabi, sa tingin niya, nakauwi na ang kanyang Tito Marcial doon sa kanilang bahay galing doon sa Sabungan. May hilingin na pabor itong si Buyong. Kailangan niya na kumuha ng magbabantay sa kanyang lolo Basyo habang wala siya. Makalipas ang ilang minuto, nang marating na nitong si Buyong ang bahay ng kanyang Tito Marcial. Tama nga siya sa kanyang hinala. Nakauwi na nga ang kanyang Tito Marcial. Nang makita itong si Buyong, wika agad nitong si Marcial, "Buyong, okay ka na ba? Kumusta na ang manok mo?" Sagot naman itong si Buyong, "Okay na ako, Tito Marcial. At buhay pa rin si Puti. Nagpapagaling na ito sa kanyang mga sugat. Naparito ako ngayon, Tito Marcial. May hihilingin ako sa inyo. Alam kong ikaw lamang ang makakatulong sa akin." Napatitig itong si Marcial sa kanyang pamangkin. Unang-una, hindi ito makapaniwala na buhay pa nga ang manok nitong si Buyong sa nakita niyang pinsala kanina. Siguradong basag ang bungo ng kanyang manok. Ngunit sa isang banda naman, ang iniisip din nitong si Marcial na hindi talaga madaling mapatay ang manok na ito dahil isa nga itong engkanto. Sagot nito kay Buyong, "Ano ang maiitulong ko sa iyo, Buyong? Sabihin mo lamang, handa kitang tulungan." "Nanaginip ako kanina, Tito Marcial, na panaginipan ko ang aking ama at mayroong babala ito sa akin. Mayroong darating pa na mas mabangis na kalaban at buhay namin ni Lolo Basyo ang sadya nito. Kailangan kong may makakasama, lalo na kay Lolo Basyo, sa tuwing wala ako sa bahay. Ayaw ko nang maulit na nagiging biktima ito ng mga kampo ng kadiliman. Gusto ko sanang magpatulong sa iyo, Tito Marcial, na makahanap ng mga maaring makasama namin na may mga kaalaman sa orasyon at marunong sa pakikipaglaban. May sinabi din ang aking ama tungkol doon sa lugar ng kabugnayan. Mayroong nangangalang Dudo. Ito raw ang maaring makakatulong sa akin. Ako na ang bahalang magbabayad sa mga ito kung sakali, Tito Marcial." Naintindihan agad nitong si Marcial ang gustong mangyari nitong si Buyong. Matagal na din na gusto niyang sabihin ito sa kanyang pamangkin para may makakasama na ang kanyang lolo Basyo sa tuwing wala ito sa kanilang bahay. Nag-iisip agad itong si Marcial at ang naisip niya ang lugar ng kanyang asawa doon sa isla ng Kamigin. May mga antinggiro doon sa lugar at maaari silang makahingi ng tulong. Wika nitong si Marcial, "Kakausapin ko muna ang aking asawa, Buyong. Ang Tita Resita mo doon sa kanilang isla, may mga nagsusulputan ng mga antinggiro doon sa lugar at pwede tayong makakuha doon." Pagkatapos, pumasok doon sa may kusina itong si Marcial para kausapin ang kanyang asawa. Matapos ang ilang minuto, pagkalabas nitong si Marcial galing doon sa loob ng kusina, wika agad nito kay Buyong, "Buyong, may mga kakilala si Rosita doon sa kanilang lugar. Tara, sumama ka na sa amin ngayon. Puntahan natin ang isla." Kaya umalis agad ang mga ito doon sa kanilang lugar at sakay ng sasakyan nitong si Marcial, papunta na sila
doon sa isla ng Kamigin na nasa tapat lamang ng kanilang isla. Plano ng mga ito pagka-uwi nila sa kapupuntahan ang lugar ng kabugnayan. Habang nangyayari iyon, sa kabilang banda naman, papunta ang grupo nitong si Umar doon sa bahay nila ni Raul. Utos ito ng manok na abuhon. Uwi ka nito kay Umar na kailangan nilang matagpuan itong si Raul. Nakatadhana na ang kanilang pagtatagpo para mas mapalakas ang bawat isa at tuluyan nilang sakupin ang buong isla. Ngunit pagkarating ng mga ito doon sa bahay nila ni Raul, ang wika ng pamilya nito na isang linggo na ang nakalipas na napatay ito nang hindi pa nakikilalang nilalang. Wika nitong si Umar sa kanyang manok na abuhon. Ano na ang gagawin natin ngayon, abuhon? Patay na ang hinahanap mong tao. Sagot naman nitong si abuhon, kaya ko siyang buhayin, Umar, kapalit ng isa ko pang buhay dito sa mundo ng mga tao. Itanong mo sa kanila ang libingan nitong si Raul. Pupuntahan natin agad ngayon din. Kaya nagtatanong itong si Umar sa asawa nitong si Raul at pagkatapos na masabi nito kung saan nailibing ang katawan nitong si Raul, mabilis nang umalis ang mga ito doon sa lugar at papunta na doon sa sementeryong pinaglilibingan nitong si Raul. Makalipas ang ilang minutong biyahe nang marating na nila ang sementeryo, wika nitong si Umar sa kanyang mga kasamahan na sila lamang ni Abuhon ang papasok sa kalooban ng sementeryo. Nang makita na ng mga ito ang libingan mismo nitong si Raul, gulat na gulat itong si Umar nang biglang umusok ang paligid at nakita niya ang isang nilalang na may mga sungay at may buntot. Muntikan pang mapatakbo itong si Umar dahil sa kanyang takot sa kanyang nakita. Ngunit wika ng nilalang, "Hangal ka, Umar. Ako si Arcadio at ito ang aking tunay na anyo. Naduduwag ka ba? Diyan ka lamang at manood sa aking gagawin." Nanginginig na ang mga tuhod nitong si Umar kahit na halang ang kaluluwa nito at marami na itong napatay. Hindi pa niya maiwasan ang makaramdam ng sobrang takot sa nakita niyang nilalang. Unang bisis kasi ngayon na ipinakita nitong si Arcadio ang kanyang tunay na anyo. Agad na narinig nitong si Umar na nag-uusal ng mga orasyon ang engkanto at ang mga usok na nakita niya kanina. Lumaganap ang mga ito sa paligid at pumasok doon sa nitso nitong si Raul. Uwi ka nitong si Arcadio. Tumayo ka, Raul. Bumalik ka sa mundo ng mga tao. Hindi pa ito ang tamang oras na pumunta ka sa impyerno. At humahalakhak itong si Arcadio ng napakalakas. Ilang sandali pa, biglang nasira ang nitso nitong si Raul at nakita nitong si Umar na unti-unting bumangon ang naaagnas na katawan nitong si Raul. Dahan-dahan itong tumayo at naglalakad papunta sa kanila. Napatakip na din sa ilong itong si Umar dahil sa naamoy na sobrang baho na nakakasulasok. Ang naaagnas na katawan nitong si Raul, unti-unting bumalik ito sa normal. Uwi ka nitong si Arcadio kay Raul. Hahaha! Maligayang pagbabalik, Raul, dito sa mundo ng mga tao. Nagkita na rin tayo sa wakas. Ako ang manok na hawak dati ni Pedro at alam kong matagal mo na akong hinahanap. Nagpalingon-lingon itong si Raul sa buong paligid na halos hindi ito makapaniwala na nagbalik ito sa mundo ng mga tao. Wika nito sa kanila. Ikaw ba ang dahilan kung bakit ako muling nabuhay? Oo, Raul. Ako ang nagbigay sa iyo ng bagong buhay para ipagpatuloy natin ang paghasik ng kasamaan at lagim dito sa mundong ibabaw. Magaling kong ganoon, makapaghiganti na rin ako kay Buyong, ang taong na nagiging dahilan ng aking kamatayan. Walang duda,
na ikaw nga ang manok na hawak noon ni Pedro. Dumayo tayo sa mundong ito at kamkamin ang lahat na pira. Nagtatawanan ang dalawa habang itong si Umar halos hindi pa ito makapaniwala sa kanyang mga nakita at nasaksihan. Makalipas ang ilang sandali, ipinakilala nitong si Arcadio ang kasamang si Umar kay Raul. Pagkatapos, nagpalit na ito ng anyo sa pagiging manok. Wika nitong si Raul, "Umar, sumama ka lamang sa akin at sundin ang aking mga utos. Tayo ang magiging pinakamayaman sa buong mundo dahil sa manok na ito. Ngunit ang unahin ko ay ang paghiganti kay Buyong. Pagbayaran niya ang kanyang ginawang pagpatay sa akin." Sagot naman itong si Umar, "Walang problema, Amo Raul. Magkakasama tayong manabong at manalo ng limpak-limpak na pira at tutulungan kita sa balak mong paghiganti sa pumatay sa iyo." At pagkatapos, sabay-sabay nang tumalikod ang mga ito at naglalakad palabas ng sementeryo. Gulat na gulat pa nga ang mga kasamahan nitong si Umar nang makita na kasama na ng mga ito ang parang galing sa hukay na katawan ng isang tao. Nakaramdam ang mga ito ng pagkatakot. Ngunit wika nitong si Umar sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Amo Raul ang magiging bago natin na pinuno. Sama-sama na tayong magpakasasa sa kayamanan dahil sa aking manok na abon. Magiging mayaman na tayo." Kaya nawala agad ang takot sa mga kasamahan nitong si Umar basta pira na ang pinag-uusapan. Mabilis nang umalis ang mga ito doon sa sementeryo at bumalik doon sa bahay nitong si Raul. Nasasabik na itong si Raul na makita nito ang kanyang buong pamilya. Sa kanyang isip, ano kaya ang magiging reaksyon ng mga ito kapag nakita siyang buhay? Napangiti itong si Raul sa kanyang mga iniisip. Makalipas ang ilang minuto, nang marating na ng mga ito ang bahay nitong si Raul, dumiritso na itong si Raul sa loob ng kanilang bahay at muntikan pang magsigawan ang pamilya nito nang makita itong si Raul. Tumakbo pa nga ang isang anak nito dahil sa takot. Ang buong akala ng mga ito na nagbabalik ang multo nilang ama. Ngunit nang magsalita na itong si Raul, napatigil ang lahat at napatitig ang mga ito kay Raul. Hindi makapaniwala ang mga ito na buhay nga ang kanilang karap dahil magkakasama sila nang ilibing nila ito doon sa sementeryo. Wika nitong si Raul, "Huwag na kayong magtataka. Hindi pa katapusan ko at mabubuhay pa ako ng maraming taon. May tumulong sa akin para muli akong mabuhay. Ang mahalaga ngayon, buhay at magkakasama tayo." Sinabi na nitong si Raul ang tungkol sa manok na si Abon at ang tungkol sa ginawang tulong nito sa kanya. Kahit na hindi makapaniwala ang asawa at mga anak nito, wala silang magagawa kundi ang magiging masaya dahil nagbalik itong si Raul. Habang sina Marcial naman at Buyong, nang marating na nito ang kabilang isla, agad na tinutuntun na nila ang lugar ng kanyang asawa. Maaga pa ang gabi at alam nilang gising pa ang sinasabing kakilala ng asawa nitong si Marcial. At tama nga ang mga ito, agad na kinausap nitong si Marcial at Buyong ang magkakapatid na mga baguhang antinggero. Ngunit alam ni Buyong na malaki ang maitulong nito sa kanila kahit na mga baguhan pa lamang. Babayaran ni Buyong ang dalawang ito para samahan at bantayan ang kanyang lulubasyo. Papalakas na ang kanilang makakalaban at kailangan na niya ng mga makakasama. Napapayag naman agad nila ang magkapatid, kaya agad na umalis din ang mga ito doon sa isla ng Kamigin at bumalik doon sa kanilang lugar. Plano nitong si Buyong na bukas na pupuntahan ang sinasabi ng kanyang ama doon sa lugar ng kabugnayan.
wika nitong si Buyong kay Lolo Basyo pagkadating nila. Lolo Basyo, sa tuwing mawawala ako dito sa atin, ang dalawang ito ang makakasama mo. Galing ang mga ito sa isla ng Kamigin at mga Antinggero. Hindi na tayo dapat magpasawalang bahala. Baka maulit pa ang nangyari sa iyo, Lolo Basyo. Apo, wala na si Raul. Tanging siya lamang ang may hangad ng ating kapahamakan. Ngunit dahil bilin ito ng iyong ama, suportahan ko lahat ng iyong gagawin. Matapos na maipakilala ang magkapatid na Antinggero, agad na nagpapahinga na ang mga ito. Kinabukasan, kinausap muna nitong si Buyong ang kanyang manok bago ito tumuloy doon sa lugar ng kabog na yan. Buyong, hindi pa ganun kapulido ang mga karga ng dalawang Antinggerong iyan. Ngunit makakatulong na din ang mga iyan sa atin, lalong-lalo na sa iyong Lolo Basyo. Mag-iingat ka sa lakad mo, Buyong. Ngayon, naramdaman ko na bukod sa aking kapatid, mayroong isa pang nilalang ang makakasama ng mga ito. Sino kaya ang isang iyo, puti? Baka ang isang iyan na ang sinasabi ng aking ama. Matapos na makapag-usap ang mga ito, umalis na itong si Buyong para puntahan ang lugar ng kabog na yan. Nagpasama itong si Buyong sa isang tauhan nitong si Marcial, itong si Robin. Pagdating nila doon sa lugar, agad na hinahanap nila ang mayroong pangalan na Dudo. Agad naman na itinuro sa kanila ang tirahan nito. Nakatira itong si Dudo doon sa gilid ng mga palayan. Nag-iisa na lamang ito sa buhay at ang ikinabuhay nito ay ang pagsasaka at pangingisda doon sa ilog. Nang makausap na ito ni Buyong, wika nito agad. Manong Dudo, ako nga pala ang anak ni Tatay Pedro. Napanaginipan ko kagabi ang aking ama at sinasabi ang tungkol sa iyo na ikaw ang makakatulong sa akin. Napatitig ito kay Buyong at napatulala ng ilang segundo. Pagkatapos huwika nito sa kanila. Kung ganoon, ikaw ang kaisa-isang anak ni Pedro. Ano ang tulong na gusto mo galing sa akin, Buyong? Magkaibigan kami ng iyong ama. Simula ng paslit pa lamang kami bago siya napunta sa pangangalaga ng iyong Lolo Basyo. Alam ko ang nangyari sa iyong ama at alam ko din kung sino ang nagpaligpit sa kanya. Kung ganoon manong Dudo, alam mo na ang tungkol kay Tito Raul. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo para samahan ako sa lahat na oras. Maraming mga umaaligid na sa akin na mga kampo ng kadiliman. Kailangan ko nang makakasama na mayroong malakas na mga karga. Kung ganoon Buyong, walang problema sa akin. Sasamahan kita ngayon din. Malaki ang utang na loob ko kay Pedro. Kaya pagbayaran ko ito ngayon sa pagsisilbi sa iyo. Matapos na makapag-usap ang dalawa, inihanda agad nitong si Dudo ang lahat ng kanyang mga gamit at mga armas. Itong si Dudo, kilala din ito sa lugar ng kabog na yan bilang tagapatay ng mga kampon ng kadiliman, lalo na sa mga aswang. Bukod sa may hawak itong mga agimat, may kakayahan din ito sa mga orasyon, dasal at mga buhay na salita. Bumalik agad itong si Buyong doon sa kanilang lugar at kasama na itong si Dudo. Ngayon, sa tingin itong si Buyong, may laban na sila sa kampon ng kadiliman na mayroong balak na masama sa kanila. Sa kabilang banda naman, nagplano na itong si Raul kung paano ito makapaghiganti kay Buyong. Ngunit bago niya tapusin itong si Buyong, hindi niya pwedeng palagpasin itong si Marcial. Ngayong gabi, pupuntahan nila ang bahay nitong si Marcial para tapusin na din ang buong pamilya nito. Sa tingin nitong si Raul, masyado na itong pakialamiro. Ang mga nakakilala nitong si Raul sa kanilang lugar, gulat na gulat ang mga ito nang makitang buhay at gumagala itong si Raul. Ang pagkakaalam kasi ng mga ito na namatay na itong si Raul at nailibing na. Kaya ipinakalat agad ng grupo nila ni Raul ang balitang hindi talaga ito totoong namatay.
Ipinakalat lamang nila ang balitang namatay siya para matakasan ang mga taong gustong pumatay sa kanya. Sa gabing iyon, pumunta si Buyong kasama itong si Dudo doon sa bahay nitong si Marcial. Gusto nitong si Buyong na muling manabong ang mga ito sa darating na linggo. Natitiyak ni Buyong na magugulat ang lahat ng mga sabungiro kapag nakita ng mga ito na buhay pa nga ang kanyang alaga na si Puti. Wika nitong si Marcial. Walang problema sa akin, Buyong. Ngunit sa tingin ko, kailangan muna natin na iwasan ang manok na abon na tumalo sa alaga mo. Baka sa susunod na maglaban ang mga ito, magiging katapusan na ng alaga mong manok. Nagpasya itong si Buyong na sabihin kay Marcial ang tungkol sa nakakalaban nilang manok na abon. Alam niyang mapagkakatiwalaan ang kanyang tito Marcial at may alam na din ito ng kaunti tungkol sa kanyang alagang manok. Pangalawang pamilya na ang turing ni Buyong kay Marcial, kaya mayroon na siyang tiwala nito. Wikang muli nitong si Buyong. Tito Marcial, mayroong sasabihin ako sa iyo tungkol sa ating nakakalaban noong nakaraang araw. Hindi din po ordinaryong manok ang abuhon na iyon. Isa din iyong engkanto at kapatid ito ng aking alagang manok. Kaya ganun na lamang ang lakas nito, Tito Marcial. Isang masamang engkanto ang manok na iyon. At iyon ang ikinabahala namin ni Puti. Dahil ngayon na alam na ng mga ito na anak ako ni Pedro, hindi malayong gawan din kami ng masama ng mga iyon. Napatigalgal itong si Marcial. Hindi ito makapagsalita. Isang kabalaghan na ang pagkakaroon ng manok na engkanto at ito ang hawak nitong si Buyong. At ngayon hito pa, nadagdagan pa ng isa pang manok na engkanto. Ang tanging alam nitong si Marcial na mayroong ipinamana ang kanyang pinsa na si Pedro sa kanyang anak na si Buyong na isang manok na hindi ordinaryo. Ngunit matindi pa pala ito sa kanyang inaasahan. Ngayon, naintindihan nitong si Marcial kung bakit kumuha nga ng makakasama itong si Buyong na may mga kaalaman sa mga orasyon at may mga karga. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, may mga narinig ang mga ito na mga kahol ng aso doon sa unahan. At ilang sandali lamang, napatakbo itong si Rubin galing sa labas. Uwi ka agad nito sa kanila. Amo Marcial, may namataan ang mga bata natin na may mga umaaligid na mga kalalakihan sa ating lugar at papunta ang mga ito dito sa inyong bahay. Nagtataka itong si Marcial. Wala na kasi siyang alam na iba pang may galit sa kanya at makakagawa ng mga kasamaan sa kanya, kundi itong si Raul lamang. Pero patay na ito. Utos agad nito kay Rubin na iligpit nila ang kanilang mga alagang manok at ilagay ang mga ito sa ligtas na lugar. Pinaghanda na din niya ang kanyang mga tauhan doon sa labas, habang ang kanyang asawa at mga anak, pinapapasok niya ang mga ito sa loob ng kwarto at bili nitong si Marcial na magtagong mabuti ang mga ito at huwag lalabas hanggang hindi niya sinasabi. Wika nitong si Buyong na sa pagkakataon na iyon, sumama na sa kanyang tito Marcial habang papalabas ang mga ito ng bahay at may bitbit ng baril. Sino kaya ang mga iyan, Tito Marcial? Hindi ko rin alam, Buyong. Ang aking hinala, maaaring mga tauhan ang mga ito ni Raul at balak na magiganti sa akin. Pinatay din nila ang lahat ng mga ilaw sa loob at labas ng bahay. Ilang sandali pa, wika nitong si Dudo kay Buyong. Buyong, may naramdaman akong pwersa ng kadiliman ang papalapit. Kaya napatitig itong si Buyong kay Dudo. Hindi pa niya naramdaman ang sinasabi nitong pwersa ng kadiliman. Kaya tanong nito sa kanyang kasama, anong klaseng pwersa ng kadiliman ang naramdaman mo, Manong Dudo? Galing ba sa pwersa ng Diablo? Hindi ko pa matiyak, Buyong, dahil medyo may kalayuan pa ito sa atin. Nakahanda na ang mga tauhan itong si Raul. Mayroong 8 tauhan ito na nag-aabang sa labas
at armado ng mga baril, habang mayroong tatlo ang nakapwisto naman sa loob ng bahay. Ilang sandali pa, may nasisipat na silang mga tao ang mabilis nang umikot sa bahay nila ni Marcial. Kahit madilim at medyo malayo pa ang mga ito sa kanilang kinaroroonan, klaro nila ang pag-ibis ng mga ito dahil sa kaunting liwanag ng buwan. Wika nitong si Marcial. Narito na sila, Ruben. Humanda na kayo. Mukhang may masamang balak talaga ang mga ito sa atin. Wikang muli nitong si Dudo. Buyong, pwersa ng Diablo ang kasama nila. Kilala mo ba ang pwersang ito? Napaisip itong si Buyong. Wala nang iba pa na pwede niyang paghinalaan kundi ang kapatid nitong si Puti na si Arcadio. Ngunit ang katanungan nitong si Buyong ngayon, bakit umaatake ang mga ito sa kanyang Tito Marcial? Sagot nitong si Buyong kay Dudo. Manong Dudo, malakas ang Diablong iyan. Kailangan natin na mag-ingat sa kanila. Gumagapang na ang mga tauhan nitong si Marcial para abangan ang mga umiibis na mga kalalakihan papunta doon sa likod ng bahay. Ngunit habang nakaabang ang mga ito, may biglang nakikita sina Dudo at itong si Buyong. May mga nakikita silang parang mga espiritu ang mabilis na papunta sa kanilang kinaroroonan. Parang nakalutang ang mga ito at may dalang mga karit. Tanging sina Dudo lamang at Buyong ang nakakakita sa mga nilalang na iyon. Kaya wika nitong si Buyong. Manong Dudo, nakikita mo ba ang mga nilalang na iyan? O Buyong, mga Diablo ng kamatayan ang mga nilalang na iyan. Nanganganib ang mga tauhan ng iyong Tito Marcial. Mapapahamak sila dahil hindi nila nakikita ang mga nilalang na iyan. Kaya mabilis nang lumapit itong si Buyong sa kanyang Tito Marcial. Wika agad nito. Tito Marcial, pabalikin mo muna ang mga tauhan mo dito sa ating kinaroroonan. May mga nilalang ang papasugod sa kanila na hindi ninyo nakikita. Delikado ang mga ito at mapanganib. Baka mapahamak ang mga tauhan natin. Napatitig itong si Marcial kay Buyong. Nagtataka ang mukha nito at halos hindi makapaniwala. Dahil tulad ng kanyang mga tauhan, walang nakikita ang mga ito na anumang nilalang na papunta sa kanilang kinaroroonan. Wika naman agad nitong si Dudo. Marcial, kailangan nang pabalikin mo muna ang mga tauhan mo dahil sila ang punterya ng mga nilalang na Diablo. Kami na muna ang bahala ni Buyong sa mga nilalang na ito. Kaya mabilis nang inutusan nitong si Ruben na pabalikin na muna ang kanilang mga kasamahan at umatras na ang mga ito. Ngunit ang ginawa nila ni Marcial, gumapang ang mga ito papunta doon sa gilid ng bakod para matanaw nila ang kinaroroonan ng mga kalaban. Gumapang ang mga ito at pagkatapos, sinipat-sipat nila ang buong paligid. Samantala sina Buyong at Dudo, agad na hinarap nila ang mga nilalang na nakikita. May mga iniusal-usal itong si Dudo na mga orasyon at wika nito kay Buyong. Buyong, ramdam kong may mga kaalaman ka din sa orasyon. Pahinain muna natin ang lakas ng mga ito. Saka natin atakihin. Hindi pa ganun kapulido ang mga kaalaman nitong si Buyong sa mga orasyon. Kaya inalalayan pa ito ni Dudo. Matapos ang kanilang mga ginagawang orasyon, nakita nilang nagsibagsakan ang mga nilalang na may hawak na mga karit. Sigaw agad nitong si Dudo. Buyong, atakihin na natin ang mga iyan hanggang mahihina pa ang mga ito. Mabilis nang kumilos sina Dudo at Buyong. Mabilis nilang inataki ang mga nilalang. Bawat sapak na pakakawala nila, rinig pa ng dalawa ang mga palahaw ng mga ito na parang busis galing sa ilalim ng lupa. Ang grupo naman nila ni Marcial, kahit na wala silang nakikitang anumang nilalang sa paligid, rinig nila ang bawat palahaw ng mga ito.
kinikilabutan na ang mga ito. Alam nilang may mga kampon ng kadiliman ang nasa paligid, ngunit hindi lamang nila ito nakikita. Habang doon naman sa kabilang banda, uwi ka agad nitong si Raul na pagbabarilin na nila sina Dudu at Buyong. Nakita kasi ng grupo nila na parang may mga inatake ang mga ito na mga nilalang na hindi rin nila nakikita. Uwi ka din itong si Abuhon na inatake na ng mga ito ang kanyang mga inutusan na mga kampon para atakihin ang mga tauhan ni Marcial. Uwi ka nitong si Arcadio. Mukhang mayroong malakas din na kakayahan ang mga ito dahil nakaya nilang makita ang aking mga inutusan na mga jablo ng kamatayan. Raul, Umar, pagbarilin nyo na ang mga iyan. Tingnan natin kung ano ang mga gagawin ng mga ito. Agad na pinuntirian ng mga tauhan itong si Raul ang dalawang nasa bakuran itong si Marcial. Medyo lumapit pa ng kaunti ang mga ito at pagkatapos, nagsimulang magpaputok na ang mga ito sa mga hawak nilang mga baril. Agad na napagulong sina Dudo at itong si Buyong nang marinig nila ang mga pagputok. Sakto naman na napatay na nila ang lahat ng mga nilalang na nakapasok sa bakuran ng bahay nitong si Marcial. Agad na nagkubli ang dalawa doon sa likuran ng mga malalagong halaman. Habang sina Marcial, nang makita nila ang mga kalaban, agad din na nagpaputok ang mga ito. Umaalingaw-ngaw agad ang mga putukan doon sa lugar. Sa pagpapalitan ng mga putok, may tinamaan na din sa grupo nila ni Marcial. Kaya agad na dinala ang mga ito sa loob ng bahay. Wika nitong si Dudo kay Buyong. Buyong, ikaw na muna ang bahala dito sa labas. Gagamutin ko muna ang mga tinamaan ng mga tauhan ng iyong Tito Marcial. Pagkatapos mabilis nang pumasok itong si Dudo sa loob ng bahay at binigyan agad ng mga pangunahing lunas ang mga nasusugatan. Nilalagyan niya ang mga ito ng mga dinikdik na mga bunga ng antunga at tinapalan ng mga dahon na gamot para maampat ang mga pagdurugo nito. Habang ang panig naman nila ni Raul, may mga tinamaan na din ang mga ito ng bala. Wika nitong si Arcadio na susubukan itong makapasok sa bakuran ng bahay nila ni Marcial. Nandoon sa loob sina Buyong at itong si Marcial. Kaya wika din nitong si Raul na ito na ang magandang pagkakataon para mapatay ang dalawa. Mabilis nang umigpaw itong si Abuhon at nagpalit agad ito ng anyo sa pagiging engkanto. Nagkaroon ito ng mga pakpak na tulad ng pakpak sa paniki at mayroong buntot na napakahaba. Mabilis itong nagpatalon-talon at tuluyang lumipad papunta doon sa puno ng kahoy para doon ito dumaan sa may bubong ng bahay. Habang itong si Raul, dahil sa ibinigay na kapangyarihan ni Abuhon sa kanya, wala na itong katakot-takot na matamaan pa ng bala. Tumayo na ito at lumabas sa pinagtataguan at nagpaputok sa hawak na baril habang unti-unting naglalakad papunta sa kinaroroonan nila ni Marcial. Nang makita itong si Raul ng grupo nila ni Marcial, napatitig ang mga ito at napadilat ang kanilang mga mata. Hindi sila maaring magkamali. Si Raul ang nakikita nilang papalapit habang nagpaputok sa dalang baril. Naaninag na kasi nila ito dahil tinamaan na ito ng liwanag ng buwan. Wika nitong si Marcial. Anong kababalaghan ang pangyayaring ito? Bakit buhay si Raul? Pati itong si Buyong, nang makita nito itong si Raul, gulat na gulat din ang binata at pagkatapos mabilis itong gumapang papalapit doon sa kinaroroonan nila ni Marcial. Hindi rin ito makapaniwala dahil siya mismo ang pumatay sa kanyang Tito Marcial. Pagdating doon itong si Buyong, wika agad ito kay Marcial. Tito Marcial, hindi ito maaari. Bakit buhay si Tito Raul? Iyan din ang iniisip ko, Buyong. Isang linggo na ang nagdaan simula nang mapatay mo ang taong ito at nailibing na ito doon sa simenteryo.
Mas lalong nagugulat ang mga ito at hindi makapaniwala nang makita nilang hindi na ito tinatablan ng bala. Sigaw pa nung isang tauhan itong si Marcial. Amo Marcial, hindi tinatablan ng bala ang isang iyan. Ang naisip agad nitong si Buyong, maaring dahil ito sa kapatid nitong si Puti. Maaring si Arcadio ang may kagagawan sa lahat na ito. Napatigil naman sa pag-uusap sina Marcial at itong si Buyong nang biglang lumabas doon itong si Dodo galing sa loob ng bahay. Wika agad nito kay Buyong. Buyong, nakakalapit na ang Diablo. Kailangan na hagilapin natin ang kanyang kinaroroonan. Pagkatapos na sabihin iyon ni Dodo, agad na binalingan ito itong si Marcial at wika din ito. Marcial, akin na ang baril mo. Kahit na nagtataka itong si Marcial, mabilis niyang ibinigay ang baril kay Dodo habang nakatago pa rin ito doon sa mga bloke ng siminto. Kita nilang inihipan ito ang dulo ng baril habang parang nag-uusal itong si Dodo ng mga orasyon. Pagkatapos muling wika nito, subukan mong barilin ang taong iyan. Tatalab na ang mga bala mo sa kanyang katawan. Pagkatapos gumapang na sina Dodo at Buyong para puntahan ang gilid ng bahay kung saan nandoon ang mga naramdamang pwersa nitong si Dodo galing sa pwersa ng Diablo. Habang itong si Raul, patuloy ito sa paglapit sa pinagtataguan nila ni Marcial. Tumatawa ito habang walang habas na nagpaputok. Wika nitong si Raul, "Mga hangal, ang buong akala ba ninyo na napatay na ako? Hindi ako madaling patayin. Marcial, Buyong, pagbayaran ninyo ngayon ang mga ginawa niyo sa akin." Ngunit dalawang magkasunod na bala ang bumaon sa kanyang tagiliran at paa. Kaya biglang bumagsak itong si Raul sa lupa at ramdam agad ang sakit ng mga tama ng bala. Napasigaw na ito at napamura sa kanyang isip. Bakit tinatablan na siya ng bala ang wika kanina ng manok na abon na sa kanyang pangalawang buhay walang makakatalab sa kanya na anumang uri ng mga patalim at bala? Ngunit bakit siya tinatablan ngayon? May nakitang dugo na tumagas galing sa kanyang sugat itong si Raul. Mura pa rin ito ng mura. Mabilis naman ang kilos nila ni Umar para tulungan itong si Raul. Habang doon naman sa kinaroroonan nila ni Marcial, napabilib itong si Marcial kay Dodo. Dahil nga sa mga ginawa nitong orasyon, nagawa nilang matatablan ng bala itong si Raul. Habang sina Buyong naman at Dodo, agad nilang nakita ang isang nilalang na mabilis na umigpaw galing doon sa bubungan ng bahay at papunta doon sa puno ng kahoy na nasa labas ng bakuran nila ni Marcial. Tuloy-tuloy ito doon sa mga damuhan hanggang sa bumalik sa kinaroroonan nila ni Raul. Nang makita kasi nitong si Arcadio na bumagsak itong si Raul nang tamaan ito ng bala, hinala agad niya na may kaalaman ang kalaban nila sa mga orasyon na pangwasak. Alam niyang malakas ang kakayahan ito dahil hindi ganon kadaling wasakin ang kanyang ibinigay na kakayahan ni Raul na hindi ito tatablan ng bala at anumang mga matatalas na bagay. Sa tingin itong si Arcadio, mukhang kailangan muna nilang umatras para muling makapagplano. Ngayon niya napagtanto na hindi rin basta-basta ang kanilang mga kalaban. Malalakas din ang mga karga ng mga ito. Pagdating doon nito si Arcadio, agad na wika nito kay Raul. "May kasama silang malakas ang mga kaalaman sa mga kakayahan sa kanan. Maluba ang tama mo, Raul. Mas nakakabuting umatras na muna tayo." Mabilis nilang binitbit itong si Raul at umalis na ang grupo ng mga ito doon sa lugar nila ni Marcial. Ngunit habang papalayo ang mga ito, nagpaputok pa rin ang grupo nila ni Raul para matiyak na hindi sila masusundan. Doon naman sa grupo nila ni Marcial, nagtataka pa rin ang mga ito
kung bakit buhay nga itong si Raul. Masinsinang nag-uusap ngayon sina Buyong at Marcial. Wika nitong si Buyong. Tito Marcial, mayroon na akong hinala kung bakit nabuhay si Tito Raul. Maaring ang kapatid ni Puti ang may kagagawan sa lahat na ito. Maaring ito nga ang bumuhay kay Tito Raul dahil nga sa mayroon itong kapangyarihan galing sa kadiliman. Maaring tama ka, Buyong, at malaki ang dapat na ipagpasalamat natin kay Dodo dahil sa kanya napapaatras natin ang mga iyon. Sagot naman itong si Dodo. Walang anuman, Marcial. Handa akong gawin ang lahat para mapuksa ang mga kasamaan. Ngunit malakas ang kasama nilang nilalang na Diablo. Kailangan natin na laging mag-iingat sa lahat na oras. Malakas nga ang isang iyon, Manong Dodo. Siya ang kamuntikang pumatay sa aking kaibigan. Ang wika naman nitong si Buyong. Nakapagdesisyon na din itong si Marcial na humanap ng albularyo na makakasama nila para maprotektahan ang mga ito laban sa mga kampon ng kadiliman. Matapos na makapag-usap ang mga ito, dinala nila sa ospital ang lahat ng mga sugatan sa labanan na iyon. At sa gabing ding iyon, inilikas na din ni Marcial ang kanyang mag-ina doon sa kabilang isla para doon muna pansamantalang maninirahan ang mga ito habang mainit pa ang labanan nila sa grupo nitong si Raul. Doon na din sa islang iyon, naghahanap itong si Marcial ng makakasama na isang albularyo. Habang sina Buyong at Dodo, umuwi na ang mga ito sa kanilang bahay. Pagdating doon, pinulong agad ni Buyong ang lahat ng mga kasama doon at binalaan ang mga ito na kailangan nilang mag-ingat sa lahat na oras. Bilin din niya sa magkapatid na anting Gero na huwag ihiwalay sa kanilang mga paningin ang kanyang lulubasyo. Pagkatapos nagpapahinga na ang mga ito, maliban lamang kay Buyong at sa kanyang kaibigang manok na si Akinoto, pinag-usapan ng dalawa ang ginawang pag-atake ng grupo ng kanyang kapatid doon sa bahay ng kanyang Tito Marcial. At kabilang sa kanilang napag-usapan ang tungkol sa pagkabuhay nitong si Raul. Ang hinala ko, Puti, na ang kapatid mo ang may kagagawan kung bakit nabuhay muli si Tito Raul, at ito rin ang nagbigay ng kakaibang kakayahan nito na hindi tatabla ng bala. Mabuti na lamang at kasama namin si Manong Dodo. Nagawa niya agad ito ng paraan, kaya nang papalapit na itong si Tito Raul sa bahay, tinamaan na ito at tinatablan ng mga bala. Kaya ayun, nagmamadaling umatras ang mga ito. Ang sabi nitong si Buyong, sagot naman itong si Puti. Oo, Buyong, ang kapatid ko lamang ang mayroong kakayahan na gawin ang mga bagay na iyon. Sa tingin ko, ibinigay niya kay Raul ang isa sa kanyang tatlong buhay dito sa mundo ng mga tao. At totoo din ang mga sinasabi mo tungkol sa bago mong kasama na si Dodo, Buyong. Naramdaman ko din ang lakas ng kanyang mga karga at mga kakayahan. Ngunit ang dalawang anting Giro na makakasama ng iyong lulubasyo, hindi pa ganun kapulido ang kanilang mga kakayahan. Ngunit alam kong sa katagalan, matutunan din ng mga ito ang mga iyon dahil na rin kay Dodo. Ang kakayahan naman itong si Raul na hindi tatablan ng bala, madali lamang iyon, kaibigang Buyong. Marami ng mga pangwasak ang pwedeng gawin sa mga bagay na iyon, at yun ang ginawa ni Dodo. Sa mga sumunod na mga pagkakataon, magdadalawang isip na itong si Raul sa kanyang mga gagawin. Gusto kong makaharap muli ang aking kapatid, Buyong. Kaya bukas, aalis muna ako. May gagawin ako doon sa aming mundo. Kailangan ko ng malakas na kaalaman para pabagsakin ang aking kapatid. Huwag kang mag-alala, Buyong, dahil iilang araw lamang ako doon at pagkatapos, muli akong babalik dito sa inyong mundo para tapusin at dalhin itong si Arcadio doon sa mundo namin.
Sa gabing iyon, ang gusto nitong si Buyong na makatulog ng maayos dahil ilang araw na din na wala siyang maayos na tulog dahil nga sa mga nangyayari ngayon sa kanyang buhay. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagkatulog, muling nagpakita ang kanyang ama sa kanyang panaginip. May mga bili na naman ito sa kanya at mayroong sinasabi tungkol sa agimat ng magkabila ang pangil ng baboy damo. Wika nitong si Pedro na magagamit niya ito laban sa mga kampo ng Diablo. Mas malakas ito sa kanyang kasalukuyang hawak na agimat ng Kristo. Mas malawak ang magagawa nito laban sa mga kampo ng kadiliman. Bukod sa makapagbigay ito sa kanya ng mas ibayong lakas, magagawa nitong maharangan ang mga malalakas na mga orasyon na ibabato sa kanya. Makukuha daw ito ni Buyong doon sa kagubatan ng pili. Matatagpuan ito sa kabilang bundok. Pagsapit ng hating gabi, kailangan itong si Buyong na makipaglaban sa isang napakalaking baboy damo na nakatira sa gubat na ito. Ang baboy damo na ito ang itinuturing na prinsipe sa kanilang kaharian. Kailangan niyang talunin ang baboy na ito para mapasakamay ang nasabing agimat. Ilang sandali pa, narinig na lamang nitong si Buyong ang busis ng kanyang manok na si Puti. Wika nito, "Buyong, kaibigang Buyong, gumising ka, nanaginip ka na naman. Nagpapakita na naman ba ang iyong ama?" Sagot naman nitong si Buyong, "Oo, kaibigang Puti, nagpapakita na naman sa aking panaginip ang aking ama at may binabanggit ito sa akin tungkol sa isang agimat na matatagpuan doon sa gubat ng pili. Ang pangil na magkabilaan ng baboy damo. Kailangan ko daw itong makuha para malabanan natin ang kampon ng mga kadiliman. Isang malakas na agimat para sa mga kampon ng Diablo." Ilang segundong natahimik itong si Puti at pagkatapos huwika nito, "Narinig ko na din ang tungkol sa agimat na iyan, Buyong. Totoong kinatatakutan ang agimat na iyan doon sa aming mundo, doon sa mga nilalang na binabalot ng kasamaan. Kaya kunin mo na ang agimat na iyan bukas na bukas din." "Oo, Puti, gusto ko pang lumakas para maprotektahan ang aking lulubasyo. Bukas na bukas din, kukunin ko ang agimat na iyan." Kinabukasan, maagang umalis din itong si Puti para bumalik na muna doon sa kanilang mundo. May gagawin itong paghahanda para sa kanyang kapatid na si Arcadio para tuluyan na itong matatalo at madala sa kanilang mundo. Habang itong si Buyong, nagpapaalam na din ito sa kanyang lulubasyo para puntahan ang kagubatan ng pili. Kasalukuyang nag-uusap sina Buyong at Dudo sa ngayon. May mga bilin at payo itong si Dudo para mapabilis ang kanyang pagtalo sa prinsipe ng mga baboy damo. Wika nitong si Dudo, "Madali lamang natalunin ang hayop na iyon, Buyong. Nararapat sa iyo ang agimat na iyon para mapapantayan mo ang lakas ng kapangyarihan ng Diablo. Gamitin mo ang isa mo pang agimat para magagapi mo agad ang prinsipe ng mga baboy damo. Kapag nakita kasi nito na karapat dapat ka sa agimat na iyon, kusang magpapatalo ang baboy damo na iyon at kusang ibibigay sa iyo ang nasabing agimat. Nararapat lamang kasi ito sa mga taong malinis at busilak ang puso. Mag-iingat ka, Buyong, at ipagdarasal ko ang iyong tagumpay." Pagkatapos umalis na din itong si Buyong, may mga dala itong mga kagamitan. Mamayang gabi pa magpapakita ang nasabing agimat, kaya dapat na paghandaan ito ni Buyong. May mga dalang pagkain itong si Buyong at mahigaan. Sa tingin niya, aabutin siya doon sa gubat na ito ng umaga. Ilang sandali pa, sa pagpapatuloy sa paglalakad nitong si Buyong, papasok na ito sa kagubatan ng pili. Sa lahat ng mga bulubundukin sa islang iyon,
ang gubat ng pili ang pinakamalawak at pinakamaraming mga engkanto at mga lamang lupa ang mga naninirahan. May mga napabalita pang maraming mga aswang ang gubat na ito. Walang ang maglakas loob na papasok sa gubat na iyon, maliban lamang sa mga antinggero at mga albularyo. Habang naglalakad itong si Buyong sa gitna ng mga malalagong kakahuyan, medyo may kadiliman na din ang buong paligid dahil sa mga malalagong mga kakahuyan at mga damuhan. Marami na din siyang naririnig ng mga boses galing sa iba't ibang mga insekto at mga hayop. Ngunit ang tumawag sa kanya ng pansin ang kanyang naramdaman na mga kakaibang nilalang sa buong paligid. Nasa bukana pa lamang ng gubat itong si Buyong. Marami na itong mga naramdaman na kakaiba. Hanggang sa makalipas pa ang isang oras, paakyat na itong si Buyong sa pinakapusod ng gubat. Patuloy lamang sa paglalakad itong si Buyong ang bilin ng kanyang ama kapag nakikita na niya ang isang talon doon. Tumigil na ito sa paglalakad at maghihintay ng hating gabi. Sa talon na iyon magpapakita ang nasabing baboy damo. Kaya sa kasalukuyan, binaybay na nitong si Buyong ang gilid ng ilog paakyat ng bundok. Ngunit sa kanyang paglalakad, may napapansin itong si Buyong na may mga anino ang nakasunod sa kanya. Wika nitong si Buyong sa kanyang sarili na sana hindi ito matutulad doon sa kuiba kung saan niya nakuha ang singsing ng tikbalang kung saan nakakaharap niya ang maraming mga aswang. Ngunit ngayon, may tiwala na itong si Buyong sa kanyang kakayahan dahil nga sa kanyang taglay na agimat. May mga natutunan na din ng mga orasyon itong si Buyong. Ilang sandali pa ang lumipas, biglang napahinto itong si Buyong sa paglalakad nang mayroong makita itong isang usa na mayroong malaking sugat sa katawan. Agad na tiningnan ito ni Buyong at sinusundan. Paika-ika ang hayop at pagkatapos, tumigil ito doon sa isang batuhan. Dahan-dahan na lumapit itong si Buyong para kasing mayroong pwersa ang humihila sa kanyang mga paa para lapitan ang usang iyon. Nakatitig na din sa kanya ang usa at parang nagmamakaawa para tulungan niya ito. Wika nitong si Buyong nang makalapit na ito. Alam kong hindi ka ordinaryong usa. Ipakita mo ang iyong tunay na anyo kung gusto mong tulungan kita. Kumurak-kurap lamang ang mga mata ng usa at pagkatapos biglang umihip ang malakas na hangin sa paligid at nakita nitong si Buyong na umuusok ang katawan ng usa kaya napapatras ang binata at inihanda agad ang nakasuksok nitong itak na gawa sa tanso. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagulat itong si Buyong nang makita ang tunay na anyo ng usa. Isang timawang engkanto na ubod ng ganda. Balengkinitan ang katawan, nakasuot ito ng kulay birdi na damit at napakahaba ang buhok nitong kulay birdi din. Ngunit mayroon itong malaking sugat sa kanyang tagiliran at pakiwari nitong si Buyong, iniinda ito ng engkanto. Kaya pala, humihingi ito ng tulong sa kanya.